Naglabas ng hinanakit si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa hearing kanina sa Senado tungkol sa pagtugon ng gobyerno sa Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Romualdez, huli na raw nung nagpadala ng mga karagdagang pulis para sa seguridad matapos humagpit ang super bagyo. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si DILG Secretary Mar Rojas. May report si Jam Sisante. Naiyak si Tacloban Mayor Alfred Romualdez sa hearing ng Joint Congressional Oversight Committee tungkol sa pagresponde ng gobyerno pagkatapos ng bagyong Yolanda. Natakot daw kasi siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak noong kasagsagan ng ulan. She called me and she was in our old residence, which is near the airport. So I told her, brace yourself, secure the kids. This is a very, very powerful typhoon. Ilang oras matapos ang hagupit ng bagyong Yolanda, nabalitaan na ni Romualdez ang nangyayaring looting sa lungsod. Takot na takot daw ang mga residente, lalo't ninakawan pati ang isang gun shop at may nakatakas pang 140 preso. Ang problema pa, sa mahigit 200 pulis ng Tacloban, mahigit 20 lang daw ang nag-report for duty. Kaya hiniling daw agad ni Romualdez kay DILG Secretary Mar Rojas at maging kay Pangulong Noynoy Aquino na magpadala ng karagdagang pulis. We kept begging for more help. In fact, I even asked the President directly the second time we met. Di ako pinagbigyan, tinanggal pa yung Chief of Police. Everybody there were frustrated. They saw, if you can muster up on Sunday, thousands of military personnel, including PNP, for the security of the president, bakit hindi naman kami nabigyan kahit konti para na-secure naman namin yung siyudad? Huli na raw nang magpadala ang national government ng 900 PNP Special Action Force dahil wala ng looting noon. Ayon pa kay Romualdez, noong November 14, pinulong siya ni Rojas kasama ng iba pang lokal na opisyal. Sinabihan daw siya ni Rojas na dapat siyang gumawa ng isang sulat na nagsasabing hindi na nagpa-function ng lokal na gobyerno para maging legal ang panghihimasok ng national government. As far as I know, the president is the president of the Philippines and he's also president of Tacloban City. I do not see anywhere in the law that you need a letter, an ordinance from me for you to come in and do what you're doing. And he answered me and told me that you have to remember, we have to be very careful because you are a Romualdez and the President is an Aquino. Si Romualdez ay kamag-anak ng mga Marcos na naging kaaway sa politika ng pamilya ng Pangulo. Sabi pa ni Romualdez, hindi niya maintindihan kung bakit pinasasabi sa kanya ni Rojas na hindi functioning ng lokal na pamahalaan gayong kumikilos naman daw sila. Ano daw ba ang kailangan nilang gawin para ipakita ang functioning nga ang city government? He was insisting in that meeting, am I functioning? And I said, I think we should define function. Because what do you mean functioning? You want me to open the registrar? Why will I open the registrar? Wala naman nag-a-apply ng live birth. Wala naman nag-a-apply ng birth certificate. Why will I open the business center? Nobody's applying for a business. Ipinagtataka ng ilang senador kung bakit humihingi pa ng sulat si Rojas kay Romualdez, gayong malinaw naman daw na national government na ang dapat mamuno. That's 6 days after. If there was already state of calamity, national state of calamity, then there shouldn't be any ambiguity as far as responsibilities are concerned. The secretary should or must clarify that particular issue on why was he asking for that letter from the mayor. Ayon sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na ang dapat manguna sa pagresponde kung mahigit 2 rehiyon na ang apektado. 9 rehiyon ang apektado ng Yolanda. The National Council was on top of the situation, especially in Region 8, with the chairperson himself on the ground before Yolanda made the landfall. Inimbitahan din si Rojas pero wala siya sa pagdinig. Ayon sa komite, nagpasabi si Rojas na ipapadala niya ang isa sa kanyang undersecretaries pero hindi rin ito sumipot kanina. Pagpapaliwanagin daw ng mga mababata si Rojas sa susunod na pagdinig tungkol sa mga inihingang sama ng loob ni Romualdez. Pinagsusumite din ng komite ang NDRRMC ng rehabilitation plan para sa nasarantang mga lugar. Jam Sisante, GMA News.